Maaari nang sampahan ng kasong falsification of documents at illegal na paggamit ng alias si Tony Yang. Bukod dito, inaalam na rin ng Department of Justice kung ano pa ang mga kasong isasampa kay Yang na sangkot umano sa operasyon ng Pogo. Si Luisa Erispe sa detalye. Dahil unti-unti nang nadadawit sa investigasyon sa Pogo, si Tony Yang, ang kapatid ni Michael Yang na dating economic adviser noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binubusisi na rin ng Department of Justice kung may pwedeng isang pangkaso laban kay Tony Yang. Sabi ng DOJ, kumikilos na ang Bureau of Immigration, NBI, PAOK at Anti-Money Laundering Council para hanapan ang kasong kriminal si Yang. Doon nila titingnan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? Yung warehouse, yung possible Pogo, para tingnan kung ano mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya, no? Patas pati yung mga land ownership issues, no? Dahil nga nameke siya ng kanyang pagka-Pilipino at nakakuha siya ng mga ID at ginamit niya yung kanyang pagka-Pilipino upang magmay-ari ng mga korporasyon at ng mga lupa. Sa ngayon, ayon sa DOJ, maaari ng sampahan ng kasong falsification of documents at illegal na paggamit ng alias si Yang. Nag-ugat naman ito sa pag-amin niya sa Senado na pineke niya lang ang kanyang pagka-Pilipino. Kung tutuusin, sapat na ito para ma-deport si Yang pabalik ng China. Pero, git ng DOJ, mahalaga pa rin na mapanagot siya sa batas sa Pilipinas. Inuusisan na ng NBI at ng mga fiscal namin sa Region 10 kung anong yung mga minor cases na pwedeng i-file sa kanya para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ng mga kasong criminal. We have a choice between immediate deportation and filing of criminal cases. I think that the filing of criminal cases takes precedence now. Kailangan dito, ma-file na lang kaso para we can get to the bottom of it. Sa ngayon, patuloy naman ang pagdinig ng DOJ sa mga kasong may kaugnayan pa rin sa ilegal na operasyon ng Pogo. Nagsimula na ang preliminary investigation para sa money laundering case laban kay Guo. At gumugulong na rin ang pagdinig sa qualified human trafficking case laban naman kay Cassandra Ong at iba pa dahil sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Samantala, ang DOJ naman sinisikap din na mabawasan ang pagdami ng persons deprived of liberty na biktima ng matagal na proseso ng mga kaso sa Pilipinas, kaya humahaba ang sintensya. Pumirma ng kasunduan ng DOJ sa Integrated Bar of the Philippines para ang mga isasampang kaso sa korte ay mga kasong may sapat na ebidensya na mabilis na maresolba. Pag-file mo ng kaso mo, ready for trial na. Hindi pwede ipa-file mo yung kaso mo based on an affidavit. Pagka lahat ready, mabilis ang sistema, mabilis ang takbo ng justisya. Nakaangkla ang kasunduan ng IBP at DOJ sa bagong patakaran sa preliminary investigation na pinirmahan kamakailan ng Justice Department sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.